Bumuuna ng Task Force Manila at Davao ang PNP para sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos at Vice President-elect Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Hindi bababa sa 5,000 tauhan ng Manila Police District ang nakahandang i-deploy sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos sa National Museum. Bukod pa riyan, bumuo ang PNP ng Task Force Manila na magbabantay sa seguridad. Simula sa Lunes hanggang sa July 4, sarado muna ang National Museum of Fine Arts. We will initiate yung mga traffic control and management po natin. Busy streets po kung saan po nandoon yung National Museum. Ay naasahan po natin na maaaring magkaroon po ng mga traffic rerouting dun sa mga ibang pangunahing kalsada dyan. Para naman sa mga magpoprotesta, may mga ilalaang Freedom Park. Babala kami na itaguyod yung ating karapatan na makapagpahayag at mapayapang protesta para maipabatid ang mga hinaing ng mamamayan sa papasok na ikalawang rehimeng Marcos. Mapayapang pagkilos to. Sana po ay kung ano yung inilatag nating seguridad, sana hayaan po nila na mag-proceed at umusad yung inaasahan nga po nating inauguration. Bukod sa inaugurasyon ni PBBM, bumuo rin ng Task Force Davao para naman sa inaugurasyon sa Davao City ni Vice President-elect Sara Duterte sa June 19. Ayon sa PNP, wala naman silang natatanggap na anumang banta sa seguridad para sa dalawang magaganap na inaugurasyon ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon naman sa kampo ni Marcos Jr., susundin nila ang tradisyon ng panunumpa sa Chief Justice. Wala pa raw natatanggap na request si Chief Justice Alexander Gismundo para sa oath-taking ni PBBM. Pero handa raw siyang tanggapin ito. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5.